Pechay. Tapos ang pagtatanim ko ng 20 piraso. 20 po lahat yan, guys. Tapos, pag hindi nabuhay yan lahat, or kakainin niya ng ano, kung ano-ano ang kakain yan, meron pa akong extra. Ayan. So, ganito na ang ating pagtatanim ng pechay. Sandali lang, di ba? Tapos, ito, babalikan natin to after a month. Pag malaki na. Pagpakita ko sa inyo kung ano nang hitsura ng aking tanim na pechay o bok choy. Hi guys, magtatanim po tayo ng pechay. Ito na po yung seedlings ko, guys. Itatanim po. Dito ko itatanim sa mga plastic. Ready ko lang to. Lagyan po na to isa-isa. Limpi piraso po ito, guys. Kinukuha ko itong malalaki. Ayan. 20 piraso. So, umpisahan na natin. Ganito lang magtanim ng pechay.
malambot na tong lupa. Anuhan ko na to ng tubig eh. Biniligan ko na to bago ko inaniman. Madali lang naman magtanim ng pechay, guys. Seedlings lang kayo muna. Tapos, pag malaki na, saka na itatanim. May na yung alaga kong ibon doon. So, malaki na itong seedlings na ito. Tapos, araw-araw, kukuhain to para malambot. Yan na ang aking pechay. Tapos na, guys. Ayan na ang aking tanim ngayon. Buhay na yan dahil seedlings. Madali lang magtanim. Pag seedlings lang kayo, pag malaki-laki na, ilipat nyo na lang. Thank you for watching, guys. Bye-bye.